Hey guys, welcome back. Ito sa channel natin. Today, meron naman tayong another free-to-play na game dito. Although, pwede tayong bumili dito guys ng ating mga NFT. Pero this game is meron tayong zero margin dito. Kumbaga, pwede nating laruin ang game na to kahit wala tayong nilalabas na investment guys. So tara at i-review natin to guys. And syempre, tuturo ko sa inyo mamaya kung paano nga ba kikita dito kahit wala tayong binabayaran. Or kahit wala tayong nilalabas na pera galing sa ating mga bulsa. So by the way, ang game na to is nasa Polygon Network at saka nasa Ethereum Network. And ang pangalan ng game na to guys is Riot Racers. So andito naman yung pangalan niya and ang link guys ay ilalagay ko sa description na to. And of course, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba tayo kikita dito kahit wala tayong binabayaran. So puntahan muna natin guys itong marketplace nila. So dito sa marketplace is meron tayong mga cars dito na available and nandito naman yung mga price niya sa baba. So meron tayong 16,000 Riot na token nila at saka 50,000 na Riot token. And by the way, pwede natin itong bilhin guys sa kanilang OpenSea. And dito sa kanilang OpenSea guys is meron tayong Riot Racer cars dito, meron tayong racetrack dito na land, meron tayong gas station dito guys, meron tayong race drivers, meron tayong mechanic shop. And then meron tayong billboard land. So ito yung sample ng ating mga cars. And yung price ng ating mga cars dito is nasa 0.00798 ETH. And ito yung price niya guys, yung pinakamura dito. Nasa 713 pesos lang guys itong kanilang floor price dito sa kanilang mga cars dito na binebenta. And makikita naman natin lahat ng mga cars dito. Tapos meron tayong racetrack land dito. Itong land na to guys is passive lang to. So kumbaga, just by holding this is pwede tayong kikita dito guys ng kanilang token. Just by holding this or itong kanilang racetrack land. Meron din tayong gas stations dito. Ito yung isa sa pinakamahal nila dito guys. Nasa 15 ETH. Or nasa 1.3 million guys yung price ng isang NFT dito. So sobrang mahal nito kanilang gas station. So makikita natin dito, hindi halos binebenta lahat guys. Ito lang yung binebenta ngayon. So kasi nga malaki yung kinikita ng mga holder nito. Tapos meron tayong driver dito guys. Yung kailangan natin dito guys para makapag-start is driver and syempre yung car lang naman yung kailangan natin dito. Yung pinakamura dito guys is almost nasa 800 pesos lang din. So ito yung price ng pinakamura dito. And makikita natin lahat ng mga drivers naman din dito. And then meron din tayong mechanic shop dito. So ito mechanic shop, ito yung second nila. So makikita nyo dito yung mga floor price niya at saka yung mga bentahan niya dito. So medyo may kalakihan pa rin guys yung prices nito. And meron din silang billboard land dito. So ginagamit to guys para sa mga advertisements. So kung merong meron kang gustong ilalagay na mga ads dito, so pwede nating ilagay dito sa ating billboard na land. And so balikan natin dito guys. So yung kailangan lang natin dito is Polygon Network na wallet. Then after that, after changing sa Polygon natin guys na wallet, so yung kailangan natin dito next is punta tayo dito sa my account. And makikita nyo wala tayong cars dito, wala tayong drivers, wala tayong land asset. So yung mangyayari dito guys is magre-rent tayo dito. So meron tayong profile dito. So dito natin makikita yung profile natin. Pero wala nga tayong makikita dito kasi nga wala tayong mga cars. So yung nasa atin lang guys is meron tayong rented dito na mga drivers at saka mga sasakyan dito or mga cars. So as you can see here, meron naman mga or percentage of winning itong mga drivers natin dito. And then meron yun siyang mga stats guys. So as you can see here, meron tayong stamina na gagamitin natin dito. Kasi nga kailangan natin mga fully charge itong stamina natin para ma-start natin or para makapag-play tayo dito. So mamaya titignan din natin yan siya. So dito is meron tayong garage. Dito natin makikita yung mga sasakyan natin, mechanic shop, breeding. Meron din tayong breeding dito, assets, reward, team, notification, achievements, and then yung wallet natin at saka yung setting. So paano nga ba tayo makapag-start dito or makakapag-start dito sa game? So first is puntahan natin itong renting and dito tayo guys magre-rent ng ating mga sasakyan. So first yung kailangan natin guys rentahan is yung car natin. So kailangan natin dito ng car, syempre yung may tulad nito, medyo mas mataas siguro to guys, di lang natin alam. So let's try this guys. So try natin tong isa, siguro ito. So click lang natin to. So di natin kailangan ng gas fee, so direct na yan siya sa wallet natin. Then after clicking that, so pwede natin i-click lahat ng to.
And then kung gusto mo pang mag-add ng rerentahan mo, pwede naman natin i-click to. I-click. So, nasa sa iyo yan siya kung ilan yung gusto mong rentahan dito. So, the more, the merrier. So, punta tayo sa drivers. So, syempre, kailangan din natin ng driver dito. So, dito sa driver is meron yan siyang mga ratings. So, meron tayong revenue share. Meron tayong stamina dito. So, of course. So, dito tayo sa may stamina. And, syempre, hahanapin natin ito. Try natin to guys. So, yun. Rented successfully sa gilid. So, 79. So, yun lang muna yung rerentahan natin. And then, yung next na gagawin natin after renting that is punta tayo dito sa raise. So, dito tayo magre-raise and syempre dito tayo kikita. So, katulad ng Pegaxi guys. So, syempre, winner takes all dito guys. So, meaning pag natalo tayo dito, yung mawawala lang sa atin is yung stamina. Meron naman tayong mga paid raise dito. Kailangan natin ng entry. Kailangan natin ng entry dito guys or gas entry fee like 5 Riot, merong 15 Riot dito na tokens na kailangan natin. Tapos yung price pool naman niya is nasa 27 Riot. Ito yung andito sa competition races. Pero paano nga ba tayo maglaro dito guys na wala tayong binabayaran na entry fee? So punta tayo dito sa Racing School. So dito sa Racing School is dito tayo guys makakapaglaro kahit wala tayong binabayaran. So dito natin guys i-click like itong tracker. So, click natin to. And then, by the way guys, before entering pala dito, is meron tayong car class dito. Meaning, ito yung mga class ng car na acceptable lang dito sa game. So, like ito. So, try natin to. So, makikita nyo, insufficient fund, unable to enter, race due to insufficient funds. So, balik tayo dito sa races. Punta natin to, balikan natin itong racing school. So, yung car class na kailangan natin is andito. So, katulad no, rookie. So, pwede natin itong laruin. Kasi nga marami tayong rookie dito. So, meron tayong you have successfully registered for this race. You have 2 minutes to enter the race. So, maghahanap lang tayo nung magaling natin dito or mataas natin. Katulad nito guys, mataas yung percentage niya na manalo. So, pwede natin itong i-select. Then, upon selecting that, so next lang natin yan siya. So, next natin. And then, after next is mamimili tayo dito, of course, ng sasakyan natin. So, itong 18%, of course, ito yung gagamitin natin. And so, makikita nyo dito, guys, kasi nga, yung ating race condition is yung weather niya is habob, tapos yung track niya is slippery, tapos yung pit is practical joker. So, di ko lang alam kung paano yung discarte dito or strategy dito, pero laruin nyo lang yung strategy dito, guys, kasi nga, wala namang mawawala sa inyo dito. So, yung kailangan lang natin is ito. So, standard lang to, guys, or default lang to. So, upon entering the race, so makikita nyo, so entered race na dito. You have successfully entered the race. So balik lang tayo guys dito sa track race and then erase natin yung iba natin ng mga NFT dito of course. So meron tayong driver. So maghahanap pa tayo dito guys na merong available na pwede nating laruin. So let's wait na lang dito. So tulad nito naka-enter na tayo dito. So ito pa meron tayong rookie. Yun, tapos gahanap tayo ulit ng mga driver. So yun, pwede natin gamitin ulit itong isa guys kasi nga meron naman tayong 35 or 36 na stamina dito. And then mauubos to guys. And then di natin siya pwedeng laruin. And then ito pa guys, yung mga sasakyan natin. So pwede rin tayong mamili dito ano yung gusto mo. And of course, meron yan siyang mga staminas. So ito yung stamina niya, makikita nyo. So select lang natin yan, next lang natin, tapos enter race. So balik lang tayo sa view pending, so meron tayong dalawang pending dito. Then balik tayo dito sa race list, so maghahanap pa tayo dito guys sa mga available dito na pwede nating malaro. So yun, marami pa tayong pwedeng gamitin, so mamaya babalikan ko kayo pag natapos natin to lahat. So yun guys, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na race dito. Di ko lang inubos lahat kasi nga baka matagalan tayo dito sa video. And this is only a sample. So ito yung car class natin. Tapos meron siyang location dito. Tapos yung driver na ginamit natin. Of course, yung may pinakamataas na chances of winning. So meron din tayong cars dito na ginamit. And meron tayong conditions dito. So maghihintay lang tayo dito guys na matapos tong race. So that's why makikita naman natin yung results dito. So as you can see here, wala pa tayong napapanalunan dito guys. So lahat ng to is wala pa. Pero makikita naman natin dito guys sa all kung sino yung mga nanalo. Like ito driver tracker,
Tapos yung price is 30 Riot. Ito yung napanalunan niya. So andito naman yung kanyang race, tapos yung entry fee, yung prize pool, racer, Brazil. So makikita natin lahat dito, guys, of course. So watch the race. Actually makikita natin dito yung race. So hintayin lang natin to, guys, matapos itong loading niya. So medyo may katagalan lang to. So ito na yung race natin, guys. So off lang natin yung music. So para makita natin. So tingnan natin yung race niya. So yun, lane 2. Meron tayong mga riders at syempre yung mga sasakyan. Ayun, at magre-race na siya, guys. So makikita nyo. Ito yung sample ng racing niya. So wala lang tayong gagawin dito. Titingnan na natin to. So tingnan natin kung mananalo tayo dito. Or yung... Actually, nanalo na to, guys, yung tinignan natin. So titingnan na lang natin to. So yun, natapos na yung race niya, guys. And as you can see here, ito yung mga sample, ito yung nanalo. And makikita natin dito yung mga second place at saka yung third place. So balikan na natin yung kanina, guys, sa race natin. And tingnan natin yung pending races natin. So wala pang nalaro, guys, kasi nga hindi pa full yung mga slots. So kailangan dapat ma-full tong mga slots na to. So ito yung, actually ito lang yung gagawin natin dito. Meron tayong teams dito, meron tayong tournaments dito, meron tayong leaderboard dito. Like itong tournaments natin. So kung meron tayong tournament dito, pwede tayong sumali dito sa tournament. Tapos pwede rin tayong sumali dito, guys. Actually meron tayong leaderboard dito. Dito natin makikita yung total wins niya, yung winning percentage niya, tsaka yung percentage niya, guys, 92%. Top 3 nga sila dito, guys, makikita nyo. So Ninja Panda, Panda, Ninja Panda. So isang tao lang to, guys, actually. So marami siyang mga sasakyan dito na nasa top. So makikita nyo dito. And guys, yun lang yung review natin regarding dito sa Riot Racers. Kung gusto nyo sumali dito, ang link ay nasa description natin. So yun lang, guys, and see you sa ating next na video.